Hi guys! Welcome sa Sugar and Spice. At tonight, gagawa tayo ng Oreo Chocolate Pudding. Para dun sa mga ingredients natin, tatlong ingredients lang yung kailangan natin dito, mga moms. Oreo na crush. So, nabibili yan sa mga mall. Kahit saang mall meron yan. Kailangan natin ng cold milk, full cream. So, 3 cups. 3 cups ng milk. So, malamig yan. And then, kailangan natin ng Jell-O Instant Chocolate Pudding. So, start na tayo. Guys, kuha tayo ng ating mixing bowl. Kahit na ano, pwedeng ceramic, glass, kung anong trip nyo. Ito lang yung meron ako. At gagamit tayo ng hand mixer. Feeling ko, kung gagamit kayo ng mano-manong hand mixer, baka magkakulani ka na, hindi pa nagsiset yung iyong ano. So, I'm not sure kung pwede. Kasi hindi ko pa siya na-try. Kasi, ano to eh, hinahabol natin yung ano, yung mag-set siya. So, 3 cups ng full cream na gatas. Then, lagyan na natin yung isang pack na chocolate pudding. So, yung amoy niya, amoy Hershey. Amoy Hershey siya. So, matagal ko na itong favorite eh. So, ginagawa talaga namin to. Pero, first time ko siyang na-try na gawing ano, lagyan ng Oreo kasi ano, hindi ko nga ito dapat gagawin eh. So, lang si Gwen kasi nandito eh, makulit. So, mag-hi ka, girl. Hi! Busy siyang kumakain ng mani. Okay, so i-beat lang natin siya, no? Dahan-dahan lang, baka naman magliparan sa atin yung ano. Guys, okay na siya. Nag-set na siya. Ayan, oh. Kung makikita nyo, okay ba yung ilaw natin? So, makikita nyo naman siya, guys. Hindi na siya ganun kaliwanag. Sorry, gumalaw. So, ayan o, nag-set na siya. So, ito yung hinahanap natin na ano, texture. So, okay na siya. So, haluin lang natin siya. Yung mga kasulok-sulukan kasi baka may mga hindi nakasama. So, ngayon, kumuha kayo ng inyong lagayan. So, ito yung napili kong lagayan. Maliit lang siya. So, bukod sa hindi ko nakakailanganin pang ano, kasi disposable siya. Hindi wala nang hugasan na magaganap. So, maglagay tayo dito ng enough na makocover yung bottom. So, ito yan lang. I-spread lang natin siya. I think, ano, no, mas okay kung kutsara yung gagamitin. Okay. Susimutin natin to. So, ispread lang natin siya, mga moms. Para ka lang, ano, nagpapalaman sa tasty. Imagine naman tasty mo to. So, ano, ang gusto ko dito sa pudding is madali siyang gawin. For example, yung mga anakis nyo, naghahanap ng snack. Very, ano to, very easy to make. Ingay ng mga sasakyan, ano, Diyos ko dahi. So, after nyan, open na natin yung ating crush Oreo. Yay! Actually, guys, pwede nyo siyang ano eh. Itong pudding na to, pwede mo na siyang kainin as is. Pagkagawa ninyo yan, iserve na ninyo sa mga cups na maliliit. Pwede na siya. Hindi nyo na kinakailangan pang gawin to. Eh, pero kung sinisipag ka, gawin mo to. Kung hindi, bala ka dyan. So, ibut-but lang natin siya, no? Itong Oreo natin na to is, I think chocolate, no? Chocolate something yata itong mga ganito.
So, ayan. Huwag naman yung baka, ano, huwag naman yung masyadong bongga sa, ano, sa Oreo. O, depende. Sige, punuin natin. Siksikin natin siya ng Oreo. Chocolate pa to. Malinis yung kamay ko, guys. Malinis. Kasi alam niyo naman yung mga bashers natin dyan. So, ganyan lang. Ipipress nyo lang ng dahan-dahan. Huwag nyo naman pakapisatin. Kasi, maghahalo na sila yan. So, ano, ano? Amoy vanilla siya. Vanilla? Tama. Kasi nakikita ko yung mga cream. Okay, vanilla siya. Vanilla Oreo. May kasama talaga siya. Ang maganda dito, may kasama talaga dito yung ano niya. Yung palaman niya. Ayan, ano, nakikita nyo yung mga white-white na spots. So, yan yung mga palaman. So, lagay ulit tayo ng pudding, no? Start tayo sa center. So, i-spread mo na lang siya ng dahan-dahan. Kailangan nyo rito ng ano eh. Mahabang pasensya sa pag i-spread. Pinikit kasi sa kutsara yung ating Oreo. So, na-realize ko na ilagay ko na lang siya lahat. Pare dalawang layer. Ang iniisip ko kasi, tatlong layer sana yung gagawin ko. Anyway, it doesn't matter how many layers yan, no? Pag kinain mo naman yan, durog-durog lang sa tiyan mo yan. So, ano? Na tayong maarte. Kung kaya mong gawa ng paraan, di sige, tatlong layer mo siya. So, simutin muna natin yung ano. Yung nandito, no? Sayang eh. Alam niyo naman, idol ko si Ninang Martha. Martha Stewart. Na masyadong mapagsimot sa ganyan. Na-i-stress ako pag nanonood ako ng ibang ano video na hindi sinisimot. Sayang kasi, syempre Pinoy tayo, no? Sa Filipino, masyadong ano. Tama, Ate Puri? Oo. Oh, diba? Ito si Ate Puri, guys. Hanggang may sisimutin. Hanggang may sisimutin, ay sisimutin. Excited na si Gwen. Pwede na ba kainin? Di ba yung freeze pa natin? Okay. So magbubut-but tayo ulit sa ibabaw. Actually, hindi naman to ano eh. Hindi naman siya magastos, guys, gawin, no? Medyo affordable naman siya. Kasi magkano lang naman yung Oreo. Siguro gumastos ako rito ng ano. $2.50, mga ganun. Pero marami naman na makakakain sa kanya. So, pwede nyo rin tong anuhin, ano, yung mga magbo-birthday. Pwede nyo rin tong gawin sa ano, guys. Lagay nyo sa, alam nyo yung mga plastic na nabibili. Plastic cups. Pero kung merong kayong way na hindi plastic cups yung gagamitin nyo, yun yung gawin nyo. Kasi, alam nyo na, tuturong tayo mag-save kay ano, Mother Earth. Mga babasagin na lang. Mga jar na babasagin. Doon nyo siya ilagay. So, ayan. Medyo firm na siya, guys. Ito na yung ating finish product, ating pudding. Malinaw ba, guys? Nakikita nyo ba? Medyo ano yata yung ilaw ko. So, ayan na siya. So, ang gagawin natin yan, tatakpan na lang natin yan ng aluminum foil. Balot ko lang siya sa video, no? So, yung foil ko, nagkaroon ng discoloration. Anyway, ano lang yan. Kaartihan lang yan. Foil pa rin yan. Na ano kasi siya dati, tinabi ko siya sa oven. So, mukhang nainitan siya. Hindi niya pet. Hindi sila vibes. Nagganyan siya. So, lalagay na natin siya, guys, sa freezer for 2 to 3 hours. After 2 hours, tinanggal na natin siya sa freezer. Stickman na natin. Walang tayo ng maliit dito sa isang part. So, hindi naman talaga siya titigas ng kabunggahan. Of course, kasi pudding siya. Pero,
after natin siyang tikman. Daming Oreo. After natin siyang tikman, isusoli ko ulit siya sa freezer. Dapat talaga pa nagpa-vlog mo lahat ng kailangan mo nasa tabi mo. Hindi pa gawin. So, ayan na siya, guys. Hindi siya ganun ka-perfect. Kasi, dapat to medyo matagal ko pang i-freezer, eh. Si Gwen kasi makulit, eh. So, try natin. Yep. Masarap siya, guys. So, di ba, guys, ganyan yun sa mga cooking show sa ibang bansa, talagang may nahihimatay-himatay pa. Saan ang lasa? Ang sarap. Okay. Sarap. Sobrang malamig siya na malambot na hindi mo alam kung kumakain ka ng cheesecake or gulama na basta. Yun na yun. At pag nagustuhan mo yung video namin, give it a thumbs up and don't forget to ring the bell. So goodbye, guys. Thank you for watching.